After finishing our surf at the west side of the Philippines, it's about time we experience surfing on the east side of the country. Where the surfing community is just starting to get noticed. I'm in Majestic Beach in Catanduan, it's in the Philippines, and the place is a relaxing piece of paradise where I sa Puraran Barat Catanduan. Dito po ay may mga viewpoint, waterfalls. At sa pinaka best surfing spot sa Bicol. Dito po sa Catanduan is may limang spot na sa Birak may dalawang spot na tinatawag na Magnesia tsaka Talisoy. Tapos dito sa Puraran. Dito po Majestic, tapos for beginners Baluarte. Tsaka Sabangan. Ang masasabi ko po sa alon dito sa Majestic Puraran, it's so powerful po yung alon dito, tsaka sobrang ganda po niya. And they can be quite dangerous, but they're also very good. Dahil po doon ay malalaki ang alon at doon po halos ang magagaling na nagsusurfing. Majestic po kasi, pang magagaling na tsaka malalaki, malalakas. Dito po sa Baluarte, it's for beginners lang po. At dun po sa Baluarte is maano lang po ang alon, maliliit lang po para sa beginners po. Talaga, mas parang mas ma-train ka po ng maayos kumbaga sa alon sa La Union, medyo hindi po siya bangon na bangon. Dito po, sobrang bangon po ng alon and then power na power po talaga siya. As they started to get famous, how is the surfing community on this small town? According to the locals. Yeah, I'm here basically just to relax and have a good time, and the snorkeling's great, the lagoon's great, the waves are great when they come, go surfing and have a great time, and here with my family, wife and daughter. For me, surfing is lifestyle, pampatanggal din ng stress, yun lang. Nagsimula pa ako mag-surf ng 9 years old. Ang tumuro po sa akin ay ang dala akong kapatid. I've been a surfer my whole life, since about the age of 9 years old, and still love it. It's great. I've been surfing for around 50 years. Surfboard shaper, maker for most of the last 35 years. 2016 pa ako, ayun, naging marunong na mag-surfing. And wala pong nagturo sa akin. 10 years old ako sa Dalumpinas, San Fernando, La Union. At doon po ay si Erwin Acosta po ang nagturo sa akin mag-surf. Turo po sa akin mag-surf yung tito ko po. Kasi nung maliit pa lang ako, tinuruan ako ng papa ko na naglo-longboard kami. Nagandahan po, natuto po ako mag-surfing 2019. Tapos po, nakita ko sa mga nagsusurfing, tas sila ay masaya, kaya na gumaya na rin po ako. And yeah, fell in love with it, loved the water.
love the movement of the ocean. I've never stopped ever since. And dahil ko po naisipan ko po mag-surf dahil maganda po ang alon. Gusto ko po mag-surfing kasi maraming nakikilalang friends from another gusto ko pong makapunta sa ibang lugar dito sa Pilipinas. At saka gusto ko rin pong ma-meet ang iba't ibang tao dito sa Pilipinas. At ang surfing po ay nakakatanggal ng stress. Or try ako isang bis yun. Ano pa na? Try na ano pa na? Tapos ano? Gustuhan ko tapos yun dito konti at makaturo. Surfing nung nakita ko po yung barkada kong surfing. So parang nanahirin ako na ayun, nag-enjoy sa ang ginawa ko, nagpaturo. Nagustuhan ko yung pag-surf. Yun, tinuloy-tuloy ko na hanggang sa nag-iisa na ako mag-surf. Well, I did dabble in it for when I was a young teenager as well. Not a pro surfer, but I did do a lot of contests in Australia. I was growing up in my 20s, followed it through into my 30s, won an Australian title in the over 28 division. Sa palagay ko po, intermediate na po kasi magaling-galing na rin po ako mag-surfing. Parang kagaya din ako niya dahil galing-galing din pa ako mag-surf. Si Erwin Acosta po ang nagturo sa akin mag-surf. At nagpapasalamat po ako sa kanya na ito na po ako ngayon, natuto na po ako ng medyo marunong-runong na po. Yung marunong na, nasa ano na rin, beginner. Tingin ko ako ay sakto lang kasi yung ibang ano hindi ko masyadong nagagawa. Level ko po siguro yung sakto lang, hindi yung marunong lang. Ginagamit ko pong board, long board and then short board. Longboard po pag nasa palawarte and kung nasa surfingan po is surfboard kasi depende po yan sa alon. With a bright future ahead, this local surfers also have their surfing dreams. And of course their surfing favorites. Pinaka-favorite ko po dyan surfing spot is my surfing ako kasi pinaka-magandang best way. Doon yung pinsasan natin yan sa surfing na pag-stick. Pinaka-magandang best way. Ako naman pag malaki doon sa surfing mag-stick, nandun ako. Pero pag maganda, nandun. Ang favorite ko po surfingan yung surfing. Ang favorite ko po surfingan po. Ang surfingan. Kasi doon talaga yung magagandang alon, long ride, makakagawa ka ng mga tricks. Pinaka-favorite ko pong spot dito sa Pilipinas ay siyempre Majestic po, Pura Run. Tapos Siargao, La Union. Ang nagustuhan ko po kasi sa La Union ay ang mga local surfer ay mababait. Siargao din po, ganun din, mababait. Tapos maganda yung alon. Pares din po sa La Union. At ang dream destination ko po ay sa Indonesia. Gusto ko pong mapuntahan
sa Siargao po dahil magaganda po ang alon at doon naman po malakas-lakas sa Siargao po. Ang dream destination ko ay ang makapunta sa Siargao at La Union. Kasi karamihan nandun yung mga magagaling na ano, tsaka baka doon ako matuto ng ano, ibang tricks sa pagsusurf. Top 5 destinations, there's a bunch of really good waves in Australia that I love surfing. There's a couple in South Australia, there's a few in New South Wales. Here in the Philippines, I love Cloudmine as well. I love Majestics. And I love exploring and looking for new waves. I've been up to the top of Luzon and been Samar. Cat and Duane is where we are now. Also sometimes down in Mindanao. And hopefully keep finding more exciting ways. Exciting people to meet. Nahahangaan ko po sa mga mag-surfing ay si Kuya Obet dahil siya po ay kahit malalaking alon ay hindi natatakot. Siya po ay pupunta sa ilalim para siya ay bumilis at para sumabay sa alon na. At ako naman po, nahangaan ko po ang Kuya Brian ko dahil siya po yung batang-bata po nag-surf dito at magaling po siya mag-surf kahit still malaki po, nagpapasok po siya sa alon. Neil Sanchez tsaka si ano, yun si Jean-Marc Tocong kasi ang galing niya mag-surf. Yun, na bumibili ba ako sa kanyang mga tricks. Ang idol ko po sa La Union is si Kuya J.R. Esquivel and then sa WSL naman po is si Jan Flores. Ang idol ko po sa surfing na palagi kong pinapanood ay si Kelly Slater. Kasi po ay siya ay magaling kahit sa anong tricks, sa barrel, at saka sa malalaking alon, kahit sa maliit. Ang mahilig kong gawing tricks ay ang pag-zigzag, tsaka cutback, and floater. Minsan na ginagawa ko na rin ang pag-tube, yung pagpasok sa ano, sa wind. Favorite ko pong tricks ay air reverse, cutback, tapos rin trick. Ang air reverse po ay may konting lipad, tapos 360. Cutback po ay yung binabalikan yung left ng alon. Rentry po ay hindi ko ma-explain. Panoodin na lang sa video. Advice ko lang po sa mga bata at saka kung sino man na gusto mag-surfing, practice lang ng practice para matupad nyo yung kung ano man ang gusto nyo sa surfing. And of course, these locals are smart enough to learn how to take care and maintain their beautiful paradise. Well, we all walked along the beach and noticed that there was quite a lot of trash. We thought it would be a good idea to get up early one morning before the sun gets too hot and just all grab a bag and walk along the beach and pick up as much trash as we could. Rich, you know, which was a lot of work, and there's actually a lot of trash, and some of it you couldn't see on the surface and some was buried in the sand. It can be a bit problematic with smaller pieces of plastic and picking all of those things up, and you know, looking around I can still see some of it, but anywhere that I go, I try and take a moment to pick up trash, and
yeah, I think, you know, looking at the beach now, I think there's definitely, you know, a nice difference between where we were before and then where we ended up. I think the, you know, the beach is a little bit nicer. Being in another country and seeing the effects of, you know, pollution and litter on beaches, I think is, you know, enough to want to try and make some small difference and, you know, leave each place a little bit cleaner than how you found it. I think anything you pick up, any kind of effort, you know, you make to clean up pollution, like, that's always going to be a good thing. Si Pinoy Geek Adventurer is, so nakikita ko po siya na nagsushoot sa dagat. Nilapitan ko kung bakit siya nag-film. Ayun nga, ngayon, umiikot siya sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas para gumawa ng documentary. At ayun, nandito siya ngayon sa Paroroan. And then, parang cool po siya na tignan. Kasi sa mask niya and then sa pagkuha niya ng mga surfer doon sa spot. Naninibago po ako dahil siyang nakamask. Siya po ay doon po ako na di ko nalalaman kung bakit siya nakamask. Ngayon ko lang po ito nakita at naninibago din po dahil sa mga surfing dito, bali wala po kung walang mask. Na-miss po ako doon sa kanyang mask kasi maganda rin po eh. Bagay na bagay po din sa pagsasak. Funny. Tapos tinanong ko siya ng kung bakit siya may suot na mask at ang tanong niya ay, Poeran is really a new exciting destination for surfers. And the local surfing community is indeed, has a bright future ahead.